Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Colosas, mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos. Kasama ni Kristo, si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito. Galit, puot at sama ng loob, iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narinig natin ang sinulat ni Pablo. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na tayo at ang tunay na buhay ninyo'y nakatago sa Diyos. Oo, namatay na tayo sa mga bagay ng mundong ito. Namatay tayo kasama ni Jesus nung tayo ay bininyagan. Hinubad na natin ang dating pagkatao kasama ng mga pagnanasa at ugali ng mundo. At isinulat ni Pablo kung ano ang makamundong bagay na iniwan na natin. Pagsisinungaling, kahalayan, pag-iimbot, pagkamakasarili, masasamang nasa, galit, at marami pang ibang masasamang ugali at gawain. Tinanggal na dapat natin ang mga ito. Salip, isuot natin ang bagong pagkatao. Isabuhay na natin ang maayos na pagkabuhay tulad ng pagkamapagbigay, matulungin, madasalin, pagkikiisa sa kapwa. Yan po ang consequences ng binyag. Minsan lang tayo binyagan pero ang resulta nito ay panghabang buhay. Sinabi sa atin, binuhay na kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumikatan ninyo ay ang bagay ng nasa langit.
kung nasaan si Jesus. Iyan na ang hangarin natin. Hindi na ang mga bisyo sa mundong ito. Dahil sa nasa kay Kristo na tayo, nawala na ang mga distinctions. Tulad ng distinctions ng lahi. Isa na lang tayo. Wala na ang racism. Wala na ang regionalism. Wala na ang pagkakampi-kampi dahil sa political colors. Iisa na lang tayo. Kasi tayong lahat ay anak na ng Diyos. Kay Kristo, wala nang pagkakaiba. Kasi siya ay nasa lahat at manliligtas ng lahat. Magandang tanungin, ano bang hinahanap-hanap natin? Ano bang inaasam-asam natin sa buhay? Kung hindi tayo magiging mapagpanuri at mapagbasid sa ating sarili, baka naman natatangay lang tayo ng mga bagay ng mundong ito. Marami ang layon nilang nila sa buhay ay magkatrabaho, magkaroon ng pera, makapag-good time, gumanda ang ayos ng katawan, o gumanda ang ayos ng kanilang pamilya. Hindi naman masama ang mga ito. Ang naging masama ay kung ang mga ito lang ang pinakahangad natin. Kung iyan lang ba ang pinaka-purpose natin sa buhay. Ang mga ito'y mga steps lamang, mga hakbang lamang. Ang dapat na pinaka-purpose natin sa buhay ay wala sa mundong ito. Kasi ang mundong ito ay lilipas. Kaya hindi kaya tayo na tumingala sa langit. Makalangit tayo. Kung talagang mahalaga sa atin si Jesus, ang pinaka-purpose natin ay makasama si Jesus. Siya ang daan upang makuha natin ang buhay na totoo. Siya sana ang hangarin natin. Ganun ba ang buhay natin? Ang direksyon ba ng buhay natin ay sa Kanya patutungo? Baka kailangan natin ng reorientation ng kompas natin sa buhay. Sana nasa maayos tayong direksyon. Kahit na nasaan tayo, tingnan uli natin ang direksyon natin sa buhay at i-orient natin ang ating sarili sa tamang direksyon. O Jesus, namatay ka at muling nabuhay upang ipakita sa amin na kailangan din kaming mamatay sa mga huwad na hangarin upang makisa kami sa tunay na buhay na binibigay mo sa amin. Please direct us to you. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.